Welcome back sa May Sports at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano tinambakan ng Brooklyn Nets ang Los Angeles Lakers. Tara at ating alamin. Pero kung bago ka palang dito, inaanyahan kita na mag-like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang Los Angeles Lakers nga ay nakalaban ang Brooklyn Nets ngayong preseason bilang isang pasilip sa kanilang dalawang koponan. Subalit sinabi naman natin na marami din ang hindi maglalaro para sa Los Angeles Lakers at ganun na din para sa Brooklyn Nets. Para nga sa laban na ito ay nilabas ni Frank Vogel ang starting 5 ng kanyang gagamitin. Ayan nga si Kendrick Nunn, Kent Bazemore, THT, Anthony Davis at DeAndre Jordan. Ang Brooklyn Nets nga ay agad-agad na nakalamang ng 6 points, 19 to 25 ang ating score sa first quarter kontra sa Lakers. Nandyan nga si Anthony Davis na nagbigay ng 6 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal sa first quarter. Samantalang si THT naman na nagkaroon ng 6 points. Nandyan din si DeAndre Jordan na nakapagbigay ng 4 points, 3 rebounds at 1 blocks para sa first quarter. Nandyan din si Wayne Ellington na nakakuha ng 3 points at 1 steals. Mainit na mainit nga si THT na kung saan ay dumakdak pa nga ito na tila ay gigil na gigil sa laban na ito. At para naman sa Brooklyn Nets na kung saan binastos nga ng isang rookie na si Cam Thomas, si Anthony Davis at nagawa pa nga ma-shoot ang bola kahit na alanganin. Samantalang sa second quarter nga ay naging 8 points na ang kalamangan ng Brooklyn Nets sa Los Angeles Lakers. 49 to 57 ang ating score. Ang nakakuha naman dyan ng puntos para sa Los Angeles Lakers ay si Dwight Howard na mayroong 5 points, 1 rebounds, 2 blocks at 1 steals. Nandyan din si Malik Monk na nagkaroon ng 10 points at 1 rebounds. At si THT naman ay nakagawa ng 4 points para sa Lakers sa quarter na ito. At dumako naman tayo sa third quarter na kung saan unti-unti na nakakadikit ang Los Angeles Lakers sa Brooklyn Nets. 81 to 84 ang ating score at lamang-lamang ang Nets ng tatlo. Dito naman sa quarter na ito ay nakapagambag na ang ibang manalaro ng Los Angeles Lakers. Nandyan nga si Austin Reeves na nakakuha ng 3 points, 2 rebounds, 2 assists at 1 steals. Si Kent Bazemore naman na mayroong 5 points, 2 rebounds, 3 assists at 1 steals. Si Wayne Ellington naman nakakuha ng 8 points at si Dwight Howard naman ay nakakapag-ambag ng 7 points at 5 rebounds para sa quarter na ito. At sa last quarter naman na kung saan ay tuluyan nang lumayo ang kalamangan ng Brooklyn Nets sa Los Angeles Lakers dahil 16 points lamang ang nagawa nila sa quarter na ito. Ang final score nga natin sa laban na ito, Lakers 97 at Brooklyn Nets 123. Ang pinakagumawa nga sa Los Angeles Lakers ay sina Wayne Ellington na merong 11 points at 1 steal, si Dwight Howard naman na merong 11 points, 6 rebounds, 2 blocks at 1 steals, at si THT na merong 10 points, 4 rebounds at 2 blocks para nga sa laban na ito. Samantalang sa Brooklyn Nets naman, nandyan si Cam Thomas na nakapagtala ng 21 points, 4 rebounds at 2 assists. Nandyan din si David Duke na mayroong 13 points, 7 rebounds at 2 assists. Si Dayron Sharp naman na nakakuha ng 13 points at 6 rebounds. At syempre nandyan din si Paul Millsap na kapagtala ng double-double na mayroong 10 points, 10 rebounds at 3 assists sa game na ito. Makikita naman natin na mas marami talaga ang nakakuha ng double-digit score para sa Brooklyn Nets, kaya naman tuluyan silang nakalamang sa Los Angeles Lakers. Subalit ito nga ay preseason pa lamang na kung saan na hindi nga nakapaglaro ang kanilang mga superstars. Yan lamang ang ating mabilisang balita sa ngayon, kaya naman kayo, ano ang masasabi nyo sa laban ng Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!